Magandang gabi mga kapuso. Pansamantalang nawala ang epekto ng shear line, pero maghanda pa rin ho tayo dahil magpapatuloy ang pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Makakaapekto pa rin kasi ang easterlies, amihan at localized thunderstorms. Dahil ho sa amihan, nakataas pa rin ang gale warning sa ilang bahagi ng Northern Luzon. Ang ibig sabihin ho niyan ay magiging maalon pa rin at delikadong maglayag o pumalaot ang maliliit na sasakyang pandagat. Base ho sa datos ng Metro Weather, may chance pa rin ang ulan bukas sa Luzon, lalo na sa hapon. Kasama ho dyan ay ang Cordillera, Cagayan Valley, Aurora, Quezon, Pangasinan, Mindoro Provinces, Palawan at Bicol Region. Halos buong araw naman ang kalat-kalat na ulang mararanasan sa ilang bahagi ng Visayas. May malalakas na ulan pa rin ho sa ilang lugar ho sa may summer provinces, pati ho sa Cebu. Kaya mag-ingat pa rin ho, lalo na sa mga binaha noong nakaraang linggo dahil sa shear line. Sa mga taga Mindanao naman, umaga pa lang, unti-unti nang uulanin ng Northern Mindanao, Caraga, Davao Region, Barm at Soksarjen. May heavy to intense rains na posibleng magpabaha o magdulot ho ng landslide. Dito naman sa Metro Manila, hindi inaalis ang tsansa ng ulan, kaya huwag pa rin kalimutang magdala ng payong, lalo na ho yung mga balik-trabaho na ulit bukas. Sa ngayon, ayon ho sa PAGASA, wala pang nagbabadyang sama ng panahon o bagyo na posibleng umiral sa loob ng Philippine Area of Responsibility at posibleng hanggang katapusan na ho yan ng buwan. Pero pwede pa rin hong magkaroon ng pagbabago, kaya patuloy natin yang tututukan. Yan lang ho muna ang latest sa lagay ng panahon. Ako po si Maureen Shrivers para sa GMA Integrated News Weather Center. Kami ang inyong maasahan, anuman ang panahon. Mga kapuso, maging updated sa ulat panahon, 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso naman natin abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.